I-work naman natin ngayon yung issue niya sa pagkain ng yung si Jake para maturuan yung si Mr. Joe at saka yung kasama niya sa bahay paano dapat kumain ang human kahit na may kasamang aso. Tenant yung mga nakatira sa bahay na tao, yung may-ari ng bahay, yung aso. Pero this time, binaligtad natin. Pag kakakain yung tao, usually nandun siya sa may tabi ng lamesa kay Mr. Joed. Nagpo-po siya para hingan ng pagkain. Itetempt natin siya dun sa pinaka-favorite food niya, which is oatmeal cookies. Turuan natin siya paano mag-stay away sa pagkain hanggat hindi pa binibigay sa kanya. Tumitingin siya sa'yo kasi alam niya sa'yo nanggagaling yung pagkain. Lalapag natin ah. Sit. Sit. Marunong naman mag-antay eh. Pero masyado pa siyang malapit sa proximity ng pagkain, so palalayuin pa natin siya ng konti. Go. Hanggang mag-relax siya. Yan. Tumitingin na naman sa'yo, humihingi ng ano sa'yo. Yan, saan natin siya bibigyan ng oatmeal cookies? There. Hindi yung siya yung lalapit sa'yo. Hindi rin dapat ilalayo mo yung pagkain. Dapat siya lalayo sa pagkain. Diba, mas kalmado ngayon. Diba kanina, pagpasok nyo, walang ganawa kundi tumahol. So I guess, kailangan talaga mawala yung energy. Yung pent-up energy niya. Pent-up energy. Tama, yung sabi sa akin ni Sir Jerry na bago mo bigay yung pagkain, make him sit down first, eye-to-eye contact before you give. Usually, hindi. Come, Jake. Bigay ka agad. So, we will try to break that habit. And so, nandyan siya pagkakain ka. Yeah. Tapos magpo-poke siya, yeah, ipo-poke ka. Pero very light. So, ganito dapat gagawin mo. Dapat pwesto ka sa harapan niya. Go. Dalhin mo siya dito. Ayan. Dalhin mo siya dyan. Dun sa area na yun. Here. Ayan. Paupuin mo, ano, sit. Dyan. Sit. Tapos, babalik ka ngayon doon sa lamesa. Tapos, pagka nakita mong pupunta siya sa'yo uli, pababalikin mo uli siya dyan. Okay. Yan, dapat dyan siya. So, pag lumapit siya, lalayo siya? Lalayo mo lang siya. Sisend mo uli siya doon, tapos paupuin mo lang uli, pa-relaxin mo. So ang ginawa natin, clean natin yung kitchen, nilagay natin siya sa malayo ng konti sa kitchen, sa dining table, para mawala na yung behavior na nagpo-po siya para manghingi ng pagkain. So nakita mo naman, Mr. Ed, paano nangyari. Ayan, kita mo, iba na yung imprint ng aso mo, hindi na kagaya nung wala siyang leader, wala siyang kinikilalang leader, siya yung landlord dito, kayo yung tenant. Ngayon baligtad na, siya na yung tenant, kayo na yung may-ari ng bahay. Maibalik na sa inyo yung buong paligid nyo. So, hindi na kayo maka-held hostage ni Jake. Okay. Sa loob ng pamamahay nyo. Sit. So, doable, di ba? Yes. You're happy about it? Yes, very. That's happy. That's good. Kailangan talaga paulit-ulit. Basta lang, huwag sasamahin loob mo pagka ini-ignore mo yung aso. Again, ulitin ko, hindi aso ini-ignore mo, hindi yung behavior niya. So, kanina, na-observe ko, na-correct kong natin about health and lifestyle ng aso, na-training siya kanina, important din yung pagbibigay balik ng energy ng aso para hindi mabumaba yung immune system niya. Yung nutrition niya, tama po kayo, sir, na twice a day. And siguro, mag-walking lang tayo regularly para yung nutrition masi-circulate and may-use talaga. Yan. Maraming salamat. Thank you din, sir. Thank you very much. Maraming po salamat. Being a dog owner, you gotta be the leader. You gotta be the pack leader. And
in the wild, there's only one leader and the others will just follow. He has to follow you. I have to be the pack leader. Everybody here in the house will be the pack leader. And the dogs just follow. Para kay Sir Joe, Ed, ugaliin na lang na mag-walking regularly para mapaganda and physically fit yung katawan ng aso niyo, sir. Advice ko sa inyo, huwag niyo masyadong i-babyhin or humanize yung aso. Kasi dapat fulfill muna natin yung aso bilang hayop, tapos bilang aso, tapos gawin nating baby, okay lang yun. Kasi yung affection na yun, tayo nakakaramdam nun, hindi naman sila. Pero dapat bigyan muna natin ng exercise, discipline, then affection. Sabi nga ni Sir Mila.